Halimaw laban sa halimaw, sino kaya ang totoong malakas ngayong Stage 15 ng Tour de France? Itong Stage 15 ng Tour de France ay mayroong 6 classified climbs. At muli nating masasaksihan ang husay ng tatlong siklista na ito. At ang stage na to ay mayroong habang halos 200 kilometers at total elevation gain of 4,800 meters. And for context, that is more than half ng elevation ng Mount Everest. At dito marami nagsasabi na mas forte ito ni Vingegaard kumpara kay Pogacar. Kaya naman makikita natin kung kaya niya bang pakalasin ang yellow jersey ngayong araw. At bago pa man mag-umpisa ang stage ay plano na ng Jumbo Visma na isagad ang pace until kumalas ang lahat sa kanila. At dito ay makikita natin na sinabi ng coach ng Jumbo Visma na kailangan sagarin ni Jorgensen ang pace for 20 minutes. Sa kanila papakawalan si Vingegaard para sa final blow kay Pogacar. Habang nagbabakbakan sa likod ang mga GC contender ay busy rin si Carapaz magpasiklab dito sa unahan. Nang pakalasin niya ang mga kasama niya sa breakaway at solong bunuin ang natitirang milyahe na isang sugal na mahirap ipanalo. Dahil 40 seconds sa likod niya ay sumabog ng karburador ni Jorgensen. At ito na nga yung senyales para pakawalan si Vingegaard. Noong una ay nagtataka ako bakit ito ginagawa ng Jumbo Visma. Pero naalala ko, sinabi na nga pala nung una pa lang ng Jumbo Visma na susunugin nila si Pogacar sa pace ni Vingegaard. At based sa calculation nila ay expected nilang kumala si Pogacar dito. Kaya naman nang umatake si Vingegaard ay unti-unti rin nahulog ang poles ni Remco. Nakahanga-hanga na nandito pa rin at nakikipagsabayan sa mga climber. Sa pace na to ay unti-unting finish ball ng dalawang halimaw na to ang mga nasa breakaway na parang nagmukhang newbie na dinaanan nila. Pero ang tanong, hanggang kailan kayang stisin ni Vingegaard yung ganitong pace at sino sa kanilang dalawa ang unang mauubusan ng sipa? At ito na nga sa last 5.5 kilometers ang ever-aggressive yellow jersey na si Pogacar ay umatake na para iwan si Vingegaard. Dito ay tanging pagpipacing na lang ang nagawa ni Vingegaard habang unti-unting lumalayo si Pogacar na unti-unti ring bumibilis pa habang tumatagal ang ahon. At ang coach ng Jumbo Visma ay tanging good job na lang ang nasabi kay Vingegaard sa radyo. Bago mag-finish line ay unti-unti nating makikita na patulin pa ng patulin ang pacing ni Pogacar para palakihin ang time gap niya. At dito nga ay muling nag-uwi ng stage win si Pogacar na kanyang pang 14th stage win at ang nag-iisang nanalo ng back-to-back mountain stage sa Tour de France. Habang si Vingegaard ay tumapos na naman ng pang seconds at tatagdagan na naman ng 1 minute and 8 seconds sa time gap. At kahanga-hanga na tumapos na pang 3rd place si Remco ngayong araw na to. Dahil iilan lang ang naniniwala na makakatagal ito sa mga mountain stage dahil ITT and puncture ang 14 nito. At dito ay 3 minutes and 19 seconds na ang kailangan habulin ni Vingegaard at 5 minutes and 19 seconds naman kay Remco. Na mga oras na para sa akin ay mahirap ng habulin ngayong paparating na mga mountain stage. Additional pa dito yung support crew na meron ang UAE team. At syempre ang natural na talent at head and shoulder above na power ni Tadej Pogacar. In other news, buhay pa rin yung mga sprinters. Nang ma-relegate si Gourmet sa stage na to, pero hawak niya pa rin yung green jersey. Habang si Vingegaard pa rin ang magsusuot ng polkadot jersey dahil second place siya sa KOM kay Pogacar na hindi pwedeng magsuot ng two leading jersey at the same time. At kung ako ang tatanungin, tanging simplang ala lang at sakit ang magpapasuko dito kay Pogacar. Pero kayo, sa tingin niyo, maaagaw pa ba sa kanya yung yellow jersey? Please comment it down below.